Once again, good morning guys and welcome to today's discussion. So today guys, of ating fourth quarter, magsisimula tayo sa ating first lesson which is, kita niya naman na active recreation. So before we start, prayer leader, sino naka-assign today? Si, okay. Sige, Andre, can we start prayer? Thank you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Heavenly Father, grant me each day the desire to do my best, to grow mentally and morally, as well as physically, to be kind and helpful to my classmates and teacher, to be honest with myself as each other. Help me to be a good sport and smile when I lose, as well as when I win. Teach me the value of true friendship. Help me always to conduct myself so as to bring credit to my school. Amen. Okay, amen. Thank you, Andre, for that very nice prayer. So, sige. Moving on tayo. Okay, so, Amy, do we have any absentees today? Yes po, ma'am. Dalawa po sila. Si Mr. Typing and Justin. Okay, so si Justin. Okay, sige, sige, sige. Okay. So, with that, can you describe with one word, how do you feel today? Do you feel happy? Do you feel sad? Do you feel, okay, sige, kindly, okay, excited. Andre is excited and Amy is happy. How about the others? Okay, Kristen is also happy and Alessandro is also happy. Okay, buti naman na lahat kayo, almost all of you are happy today. So that's good to hear naman. Okay, so moving on na tayo, let's now go to our objective. So for today naman, ang pinaka-objective lang naman natin for today's discussion is magkaroon kayo ng idea, magkaroon kayo ng overview kung ano ang topic natin which is active recreation. As well as malaman nyo kung ano yung mga environmental ethics such as CLIGO, leave no trace, yung mga ganon. And ma-practice nyo din siya in your everyday life as well as makapag-participate din kayo para maging active din kayo na tao. Bakit? Malalaman natin in today's discussion. So with that, let's start our first activity. For our first activity, ang gagawin nyo lang ay mag-type kayo sa chat box kung ano ang iyong activity for the morning and give it the number of minutes. So as you can see, we have here morning, afternoon, and evening. I will give you 20 seconds, all of you, to type sa chat box as many activities with the corresponding minutes na ginagawa nyo for that time of day. For example, kung sa morning, we have here cleaning, which I do for an hour, which is 60 minutes. Okay, so bibigyan ko kayo ng 20 seconds to answer. Okay, 20 seconds starts now. Sige, yan. Type na kayo sa chat box. You have 10 seconds to go. 2, 1, okay. Meron tayong dalawang sumagot. Household chores from Amy. 15 minutes niya ginagawa. Oh, ito si Andre, marami siyang ginagawa. Morning, ay nagja-jogging siya ng 20 minutes. And nagsa-stretching siya. Thank you sa inyong dalawa. Now, I will give you 20 seconds to answer for your afternoon activities. Okay? 20 seconds starts now. Sige, ano bang ginagawa niyo sa afternoon ninyo? Kung, okay, 10 seconds. Ito, sa mga. Next. Okay. Okay, thank you sa mga answers niyo for the afternoon. Si Owa, nagte-training siya ng isang oras kada hapon. Si Amy ay nagpa-play siya ng basketball for 2 hours kada hapon. And si Andre naman ay nagsa-stretching siya ng 20 minutes every afternoon. So, very good yun na marami kayong ginagawang activity sa araw ninyo. And lastly, bago naman natin tapusin ang ating araw, ano naman ang ginagawa nyo during the evening? 20 seconds starts now. 3, 2, 1. Alright. So, tingnan natin ang ating chat box. Okay. Buti ka ba, Andre? May massage ka. Si Owa ay merong online games for 2 hours. And si Amy ay nagbabasa for 1 hour. Very good. Okay, thank you for your participation. So ngayon, bakit nga ba natin ginawa tong activity na to? Well, the reason why we did this activity is because may relation ang time sa ginagawa natin. And kung mapapansin nyo, madalas sa mga sinabi nyo na answers, sabi natin dito, reading a book, online game, stretching, massage, playing basketball, training, jogging, household chores, lahat yon
ay considered na recreational activity. Bakit? We have two types of recreational activities. First is yung passive activities. Passive activities from the word passive meaning na hindi siya nagre-require ng masyadong energy expenditure. Which means ito yung mga mas relaxed na activities na ginagawa. Walking, reading a book, also cooking. Cooking is a passive activity. The next type of recreational activity naman is physical activity. So kung meron tayong passive na hindi na siya nagre-require ng masyadong energy, meron naman tayong physical activities na talagang nagre-require siya ng energy. Anong example na ito? Ang example nito ay cleaning. So, kapag naglilinis ka, syempre galaw ka ng galaw, nagiging active ka, nagpapawis ka, nage-exert ka ng energy. Sabihin nun, nagiging physically active ka. Tulad ng isa pang example nun ay pag-i-engage natin sa sports. So, nabasa ko kanina sa chat box na meron tayong ibang students dito na nagpa-play ng basketball, yung iba nag-training. Okay, very good. Very good na nagiging active kayo. Another example is dancing. So, meron bang mga dancers dito? Okay. And lastly is cycling. I think nung huli nakita ko ata si Andre nagbabike siya. Tama ako. Yan. So, cycling is also another type of physical activity. Moving on, do you have any questions? Type in the chat box 1 kung wala kayong questions and if clear sa inyo. Okay, thank you. Moving on. Now, we have these activities naman na we can do both for leisure and sport. Alam niyo kapag nagfo-floating kayo minsan sa dagat, that can be considered as a passive activity kasi, well, actually, lumulutang ka lang naman and wala ka naman masyadong ina-exert na energy. So, now, we have swimming here and swimming is a very versatile sport because it can be both done for leisure and sport. So kapag, what do we say when we do it for leisure? Dahil kapag nagbabakasyon tayo, madalas tayo ay nag-swimming. Swimming can be done both indoor and outdoor. Ito ang isang example natin ng indoor swimming kung saan nasa loob tayo ng swimming pool, meron tayong lanes, ay kita natin tong swimmer na to na meron siyang kickboard. So it suggests na siya ay nag-training. So yan, nasa indoor setting siya ng swimming pool. And then here, hindi nakita. Here, makikita natin ay isang outdoor na lugar para lumangoy ay ang dagat. So, sa sea, sa ocean, or sa beach, makikita natin yan dyan. And nakikita natin na siya ay nagre-relax lang. Doon natin nasasabi na yun ay ginagawa for leisure. And ang indoor ay ginagawa niya ay for sport. Both are recreational activities. Next, for walking, walking naman is an outdoor recreational activity. Now, this strengthens the bones, the muscles, as well as the heart and lungs, lowers the risk of long-term diseases. Strengthens the bones. Bakit? Dahil habang naglalakad ka, ginagamit mo yung legs mo, which means na lalong tumitibay yung inyong joints and syempre yung iba pang bones niya dahil nagagamit siya. Hindi siya nagiging brittle agad. Muscles. Dahil kailangan natin mga muscles para makapaglakad tayo. And ang heart dahil, well, habang naglalakad tayo, ay napapagana din natin yung heart natin, na e-exercise din natin yung heart and lungs natin dahil syempre hand in hand silang kumikilos as well as nilalower niya yung risk of long-term diseases dahil mas nagiging healthy tayong tao kapag kumikilos tayo. So, next naman natin is table tennis. Kung saan table tennis is considered a cardiovascular workout that improves reflexes as well as joint mobility, which also stimulates brain activity. Now, bakit? Kung napapansin niyo yung mga table tennis players, kahit maliit lang yung space na ginagalawan nila, very fast on their feet sila. So, ibig sabihin, na-workout yung kanilang cardio. So, bakit? Dahil the more you move, the more oxygen you require, which means mas gumagana ang inyong puso. Next, it improves your reflexes. Dahil maliit lang yung bola ng table tennis, ay kailangan talagang very honed ang inyong hand-eye coordination. So, ang reflexes nyo sa pag-hit ng bola. Dahil improved ang inyong reflexes, dahil kailangan nyo ng very honed na hand-eye coordination, ay gumagalaw din ang inyong, first, ang joint sa wrist. Second ay ang joint sa elbows. Joint sa knees kapag mag-ano kayo, kapag papalo kayo. Ayan, marami talagang tayong joints na gumagalaw kapag tayo ay naglalaro ng table tennis, which means dahil maraming bagay sa atin ang gumagalaw, ito ay nag-stimulate ng ating brain activity, making our brain more active than it is at rest. Ibibigay natin ang floor kay Sir Tonyo. Hello, learners! Kumusta kayo? So, are you dreaming of adventures to experience, mountains to climb, rivers and beaches to swim, terrains to hike, adventures that nature can offer? Well, get ready and find your way out. Let's the adventure begin. So, recreation. So, itong recreation is activity na isinasa
sa gawa natin during our free time or after natin matapos yung responsibilidad natin bilang tao. Sa ating case, sa inyong case is kayo ay mga learners, so may mga trabaho kayong kailangan tapusin, mga schoolworks, ganun. And sa amin naman bilang teachers nyo, may mga paperworks kaming kailangan tapusin. So itong recreation is maaari rin natin siyang i-define as libangan. Ito yung mga activities na kayang-kaya natin maglibang. So syempre nakaka-stress nga yung gumawa ng mga activity, nakaka-stress gumawa ng mga lesson plan, ganyan. So si recreation nakakatulong siya upang ma-refresh yung mga katawan at pag-iisip natin. So itong recreation, may dalawa siyang classification, which is the outdoor recreation and indoor recreation na itatakay natin later on. The outdoor recreation. So the outdoor recreation or outdoor activity refers to recreation engaged in out of our doors. So from the word itself, kinakandak ito sa labas ng ating bahay, hindi sa loob ng facilities, ganun. And mostly na recreational activity na outdoor is sa natural setting siya, kagaya ng mga dagat, sapa, ilog, mga ganun. And then maaari rin sa park, sa Rizal Park, sa Lamesa Eco Dam, kung diba, lahat naman siguro tayo nakapunta na sa mga park, maaari tayo doon maglakad-lakad or magtakbo-takbo, diba? So ayun, kind rin yun ng outdoor recreation. So this is the most common outdoor activity. Ito yung tinatawag na hiking na nagre-refer siya sa mahabaang lakad na magpapalapit sa iyo or mai-encounter mo yung nature, talagang magbibigay sa ito ng pleasure, magbibigay sa ito ng yung alam mo yung aroma ng hangin, talagang parang through hiking may experience mo na sariwang hangin, talagang malalanghap mo siya. And then sinasabi rin na yung hiking talaga is magandang experience, lalo na kung nature lover ka, lalo na kung gustong-gusto mong nakita ng mga greeneries, ng mga place na puro green lang yung makikita mo, puro puno, tapos yung mga ibon na tumitwit-twit, ganyan. And then, may isa pang activity na for outdoor recreation. Next, pakinext pa, teacher, please. Thank you. So, ito naman, orienteering. Isa siyang sports na kinakailangan ng navigational skills na kung saan naman yung nagpa-participate sa sports na to, bibigyan sila ng topographical map. Ayan yung nasa baba kung nakikita nyo. Tapos, kailangan rin nila ng compass. So, bali, para siyang marathon, pero dito kasi ginagamitan siya ng map and compass. May finish line din na kailangan nilang papuntahan. May finish line din na may mga awards din ganun na makukuha dahil sports nga siya, ganyan. And then, kailangan siya ng navigational skills kasi kung hindi ka marunong mag-analyze ng map or hindi ka marunong gumamit ng compass, may tendency na talagang maliligaw ka, talagang hindi mo mapupuntahan kung saan dapat kayo pumunta, ganyan. So, for the next slide naman, let's discuss about the and essential skills for the outdoor activity. So, number one is pick a partner. So, kailangan talagang may kasama ka. Hindi lang partner or maaring isang group kayo ng people na magiging kasama mo doon sa pagkandak ng outdoor activity. So, next is physically ready. Dahil hindi ka pwedeng pumunta doon na hindi handa yung katawan mo. Common na kasi pagka nag-outdoor activity, sasakit yung katawan mo. Parang kailangan talagang sobrang ready ka. Kailangan wala kang sakit. Kailangan magpunta ka ng isang outdoor activity na may sakit ka. So, next one is choose your gear and your backpack. Kailangan talagang yung mga essentials lang yung dadalin mo inside of your backpacks. Tapos hindi ka rin pwede doon na mga maikling short. Hindi ka rin pwede doon. Ang pagkakaalam ko, may mga gear naman, may mga appropriate naman na sinusuot yung mga outdoor recreational mga nagpa-participate sa outdoor recreation. So, next is yung sa wilderness ethics. So, ito naman kapag, syempre, habang nasa site kayo, tapos kumain kayo, kailangan dadamputin nyo kung ano yung mga ikinalat nyo doon. So,
Bali, bawal kayong mag-iwan ng mga trace, bawal kayong mag-iwan ng kung ano-anong makakalat doon. Tapos, if kaya nyo naman, pinara, may naglalakad kayo, nag-hike kayo, may nakita kayong mga kalat-kalat ganyan. If kaya nyo naman silang damputin nyo. So, bali, hindi lang kayo nag-enjoy dun sa activities nyo, nakatulong pa kayo sa Mother Nature, ganyan. So, the last one is yung plan your meals. Hindi ka pwede dito magdala ng mga lulutuin pa. Kailangan talagang ready ka na. So, ayun, may mga examples na food sa baba kung makikita nyo. So, may mga ano dyan, may mga sneakers, ganyan, kasi syempre mabibigat sa tiyan. So, next naman po. Next po. So, the next classification naman ng recreation is the indoor recreation. Ito naman yung mga activities na kinakandak inside of our home facilities, kagaya ng mga gymnasium, arenas. Also, sa pagkakaalam ko ngayon, marami ng active indoor recreational activities sa mga malls, kagaya ng sa SM, ganyan, sa Ayala Mall or iba pang mall na malapit dyan sa inyo. So, maaari na kayong magkandak ng activity doon. So, next. So, ito yung isa sa mga example ng indoor recreation. So, syempre, sasabihin nyo, bakit kami nakakapag-badminton sa labas ng bahay namin? Yes, oo, nakakapag-badminton kayo. Pero itong badminton kasi is pang-indoor talaga siya. Kung mapapansin nyo, kapag nag-badminton kayo sa labas ng bahay nyo, yung hangin, may factor siya na liparin yung shuttlecock nyo or hindi maayos yung direction ng pagpunta sa inyo ng shuttlecock. So, tas itong badminton is pwede siyang laruin ng singles or doubles. Ayan, kung mayroon ditong player ng badminton, maganda rin tong exercise. Ganyan. Tapos, tas itong ano na to, itong sports na to is na lalaro na rin siya sa mga then sa Olympics, sa mga palarong pambansa, ganyan, sa mga area meet, sa mga division meet, or pwede rin sa NCR meet. So, if gusto nyo talagang sports na pang-indoor lang, mag-go na kayo dito sa, ano, sa badminton. Sobrang ganda yung darating promise. So, next naman po. So, for the next example ng indoor recreation is yung ice skating. Ito naman is ito yung activity na mag-glide ka sa ice surface using your metal-bladed ice skate. So, yung metal-bladed ice skate, ayun siya yung nasa gilid, yung parang sapatos na may metal sa ilalim dahil hindi pwede sa loob ng ice skating yung ordinary shoes na meron tayo. Bawal siya. Kailangan talagang may blade siya sa ilalim. Tapos, kung familiar kayo kay Michael Christian Martinez, siya yung Filipino na kilala sa buong mundo sa pagdating sa ice skating. So, if gusto nyo rin ma-experience yung ice skating, meron nito sa MOA. Yan, sa MOA meron. Sa SM Mega Mall, meron din siya. So, ayun lang. Salamat. Okay, thank you, Teacher Tonyo. So, for this naman, we have another activity for us to do. Okay? Okay, so for this activity, kakailangan ninyo maglabas ng pirasong papel at gumawa kayo ng isang Venn diagram. Sige. Meron na ba kayong paper nyo with a Venn diagram? Kindly type 1 if meron na. Okay, sige. Kindly open your cameras po sa mga meron ng paper. And then, sige, patingin nyo yung ganun. Okay, sige. Pa-open camera ako doon sa mga meron. Okay. So very good sa mga merong paper. Now,
kailangan nyo i-differentiate itong activities na nakikita nyo dito. Nakikita nyo yung cycling, volleyball, table tennis, badminton, all the way hanggang sa board games. Kailangan nyo siya i-differentiate if ang activity na yon ay outdoor, indoor, or both. Okay? You will have 3 minutes to complete this activity and the timer for 3 minutes starts now. Sige. If you have any questions, kindly chat, type them na lang in the chat box, alright? Sige. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Alright. So, nakatapos naman kayo. Type 1 if natapos niyo yung activity. Okay, Amy. Okay. Sige. For the others, sige, I'll give you... Okay. Type 1. Okay. Alright. Okay. Very good. Sige. Sige, sige. Okay, let's start with... Sige, Andre. Ano yung mga nilagay mong activity sa outdoor? And then, kindly type 2 for the rest of you kapag nalagay niyo yung activity na yon sa inyong outdoor na, sa inyong outdoor column. Sige. Andre, please unmute. Sige. Sige. While we're waiting, how did you find the activity naman? Was it difficult? Was it easy? Hindi po gumagana, Mika, ma'am. Oh, okay, okay. Sige, sige. Let's just call on Alessandro. Alessandro, can you turn your mic on? Sige. Sige, what were the activities na you put under outdoor? Yung Zumba dance, aerobics po, tapos yung swimming, ice skating, cleaning, watching movies po. For outdoor? Yes po. Okay, and then for your indoor? Cycling, volleyball, table tennis, basketball, futsal, gardening, board games, hiking, camping, orienteering, tapos yung board games po. Okay, and then for your both? Table tennis po, pati yung Zumba dance. Sige, sige. Okay, just to be clear ha, cycling is another term kapag nagbabike tayo. So, from the word bicycle, cycle, bicycling. Alright? Alright, sige. Thank you. Thank you for your answers. Although we would have to clear some of it up. Ha? Kasi outdoor, again, kapag sinabi natin outdoor ay sa labas ng building or ng facility or sa labas ng rooms. So, indoor naman ay nasa loob ng isang facility, sa loob ng gym, sa loob ng court, ganon. An activity na pwede natin gawin for outdoors. It's okay. Sige. Activities na magagawa natin for outdoors ay, ayun niya, camping, hiking, orienteering, yung mga ganong bagay. Alright? Sige. So, thank you. Anyone else? Does anyone else want to share? How about you, Kirsten?
Hello? Am I audible? Hello? Sige. Well, sige. Kristen, can you please share your answers for the second activity? What activities did you put under outdoor? Cycling, gardening, hiking, camping, and orienteering. Okay, very good. And then for indoor? Board games, watching movies, ice skating, Zumba dance, table tennis, and freestyle. Okay. And for both? Swimming, badminton, basketball, volleyball, and swimming. Okay. Very good, sige. Thank you for your participation in our second activity. Okay, sige. Now let's move on to the characteristics of recreational activities, which will be discussed by Sir Teacher Tonyo. Hello. No, so now let's proceed sa kung ano nga ba yung katangian or characteristic na recreational activity both indoor and outdoor. So, pa-next na lang po. So, ayan, number one is recreation is a problem solver. Now, sinasabi na nakakatulong yung recreation upang maibsan or makalimutan natin kahit papaano yung mga problema natin sa buhay. Dahil nga, di ba, sinasabi natin kanina na yung recreation nakapagbigay siya ng kasiyahan or nakapagbigay siya ng pleasure sa isang individual na maaaring ma-refresh tayo or yung utak, yung physical state and mental state natin maaring ma-refresh kapag nag-recreate tayo. So, dahil doon, parang nalalayo tayo sa problema kinakaharap natin. So, kagaya ko, bilang isang teacher, kapag sobrang hindi ko na kinakaya yung mga nangyayari sa buhay ko, umahanap ako ng paraan upang makapag-conduct ng activity dahil doon. Parang medyo nasa-solve yung problema kinakaharap ko. So, for the number two characteristic naman, so it said that recreation has no single form. Yes, that's true. Dahil ang recreation ay personal choice natin. May freedom tayo ng pumili ng gusto nating activity na gagawin natin. Hindi siya single form na kunyari. Si Amy, ayaw niya ng hiking, napipilitan lang siya. Is hindi niya masasatisfy yung enjoyment or yung pleasure na dapat makukuha niya sa pagre-recreate niya. So, bali, hayaan natin yung mga kahit kapamilya natin, kaibigan natin, sa kung anong recreation activity yung gusto nila. Hindi kasi natin sila pwedeng pilitin na tara dito, tara mag-swimming tayo kahit ayaw naman nila. Kasi nga, hindi siya one size fit all yung recreational activity. So, number three naman, it said that sa pangatlong characteristic niya, yung recreation determined by motivation. Si motivation kasi yung nagda-drive or nagiging way kung bakit tayo magkakandak ng isang recreational activity. For example, si KD, nagbigay ng assignment si teacher, tapos si KD, din-drive siya ng motivation niya na magkandak ng recreational activity. So, itong si KD, tinapos niya agad yung assignment na binigay ni teacher para makapag conduct siya ng recreational activity. Sabihin na natin gusto ni KD na mag-volleyball, ganyan. So, makikita natin na yung motivation talaga, siya yung nagiging isa sa mga susi kung bakit nagre-recreate yung mga tao, kung bakit gustong-gusto nilang mag-participate sa mga recreational activity. So, for the second to the last naman po, the number four, it said na yung recreational activity is kinakandak during an obligated time. Or sa madaling salita, during your free time, hindi ka pwedeng mag-conduct ng recreation during your class hour or your work hour kasi hindi siya madidetermine na recreational activity dahil may responsibilidad ka na tatakasan or
or for example, may research paper pa kayo ng mga kaibigan mo, tapos sabi ng kaibigan mo, tara mag-recreate muna tayo, magpunta muna tayo sa bundok, ganun. Hindi siya madedetermine na recreational activity kasi hindi pa nga tapos yung research paper nyo, tapos biglang magkakanta kayo ng recreational activity, di ba? Di ba sabi nga natin kanina na during your free time lang siya kinakandak yung recreational activity. So for the last one naman po, itong recreation is done voluntarily. Hindi pwedeng pinipilit ka lang na ay ng kaibigan mo sumama sa isang activity na kahit ayaw mo naman sumama doon is sasama ka. Kailangan buo yung loob mo na i-conduct yung activity na to upang masatisfy yung happiness mo, upang masatisfy yung buong pagkatao mo na mag-enjoy ka sa activity na gagawin mo. Dahil itong activity is parang self-discovery din siya eh. Parang ito yung time na magmuni-muni ka sa buhay mo, mag-reflect ka sa kung anong nangyayari sa'yo, or mag-imagine, parang imagination, nakakatulong rin to enhance your imagination and then the self-satisfaction of an individual. Thank you. Okay, thank you, Teacher Tonyo. So, moving on naman tayo sa benefits of recreational activity. After talking about recreational activity, yung characteristics niya, ano nga ba yun, ano yung mga uri niya, bakit nga ba natin kailangan gawin ang recreational activity? So, dahil doon, let's start with the personal health benefits of recreation. Dahil nga na sumasali tayo sa mga iba't ibang activities, na physical activities, ito yung ating mga i-expect na benefits from those health activities. So, first, longer life expectancy. Bakit? Kasi syempre magiging healthy tayong tao. Dahil syempre, dahil mas active tayo, mas healthy yung katawan natin. Which means a healthy body gives you a longer life. Okay. Next naman doon, dahil nga nagiging active tayo, nakakapawis tayo, nagre-reduce siya ng obesity. Bakit? Dahil exercise din ang ating pagsali sa mga activities. At dahil exercise yun, nare-regulate ang ating weight, which means reduction of obesity. Next naman for our, lastly naman for our personal health benefits, ay nagpre-prevention ng bone disease dahil lumalakas ang ating mga buto-buto kapag lalong gumagalaw dahil mas nagagamit siya at which means mas tumitibay siya. Which means na nagpre-prevent siya ng bone disease. Alright. Psychological benefits naman of recreation. Now, narinig niyo na ba na happy people are usually the most active people? So, bakit? When someone participates in an activity, a physical activity, nagre-release ng hormones yung brain nila para ma-reduce yung stress, para hindi sila masyadong ma-stress or ma-depressed. Okay? I forgot ko ano yung name ng hormone na yon. If I'm correct, it's oxytocin. Tama ba? Yeah. And then, next naman is it creates opportunities for lifelong learning. Bakit? The more that we engage in a certain activity, mas marami tayong natututunan doon, which makes us open for lifelong learning. Ibig sabihin, kahit wala na tayo sa school, natututo pa din tayo, and that is true. Kami as teachers hanggang ngayon, natututo pa din kami from our students, from our learners, which is kayo. Nagkakaroon kami ng opportunities for lifelong learning. Nagkakaroon din kayo ng opportunities for lifelong learning whenever you engage in recreational activities. Whenever you engage in recreational activities. Last thing naman, it enhances emotional health. Again, same with the first one because nagre-release ang ating brains ng hormones to make us happier. So, kung medyo masama yung loob mo at medyo sad ka or stressed ka or depressed ka, go maglaro ka ng sports or do something that you love doing. It helps a lot. Social benefits of recreation naman, it reduces crime. Again, why does it reduce crime? Kasi
Siyempre, hindi na natin kailangan gumawa ng masama kung masayang tao na tayo sa ginagawa natin, di ba? It reduces isolation and loneliness because a lot of recreational activities or social activities tulad ng team sports, tulad ng, mostly team sports, reduces isolation and loneliness dahil sa team sports nakakakilala ka ng mga taong you can associate with. And lastly, it binds and keeps families together because pwede siya maging isang activity na ginagawa ng buong pamilya tulad ng pagpipiknik. Picnicking is a recreational activity that can be done by the whole family. That can be done by the whole family. Alright? So with that, does anyone have questions? Type 1 if wala kayong questions. Okay. No questions. All right. Thank you. So with that, I will be sending a link. All right. So I have shared a link with you. Can you see it na dun sa chat box? Okay. So for this activity naman, I have already sent the link to the chat box. And what you will do is, you will be inputting 3 benefits of recreational activities from what we discussed earlier. Okay, only 3 benefits will be enough for per person, alright? Sige, I will give you until 2:50 p.m. I will give you 4 minutes to answer. Yan, sige. Wala namang questions. If you have questions, kindly type them na lang in the chat box. Alright? Sige. And then, I'll be waiting for the answer. Sige. I see na one person has already inputted their answers. Okay. So, mukhang everyone has answered naman na, no? Alright. So, as we can see here, kita niya ba yung sinashare ko? Which is this one, yung ating supposed word cloud. Okay. It says here na meron tayong mga na-repeat na answers pero dapat kasi siya ay lalaki. So, parin yung most discussed word. Okay. So, we have here, I can see a lot of stress reliever, managing my stress, self-relaxation, reduces stress, okay, losing weight, enhance self-esteem, improve body, alright, improve memory, enhance quality of sleep. Alright. Very good. Very good. Yay! Lahat naman ang answers na nilabas niyo for today's for this activity is correct. So, very good. Okay. Bakit natin ginawa tong activity na to? To ensure that you have understood the benefits of recreational activities. Alright. So, moving on tayo sa nating next slide, which involves another activity that will be facilitated by Teacher Tonyo. Sige. Hello ulit. So, Teacher Luis will send a link for the Jamboard. Pakisend na lang. So, ang gagawin niya sa activity na to is you need na maglagay ng 3 nabibision niyo or pinapangarap niyong activity na bakandak niyo sa buhay. Di ba? For example, sa akin, yung number one na nabivision ko na gusto kong gawing activity is yung kayaking. Yung number 2 naman is yung whitewater rafting. And the number 3 is the scuba diving. Ayan. So after nun, punta kayo doon sa Jamboard, ilagay niyo yung top 3 na recreational activity na gusto niyong gawin. And then sa dulo ng sagot niyo, ilagay niyo na lang din yung pangalan niyo para ma-recognize namin kung nakapagsagot na ba kayo o hindi. So, pakisenda lang po ng link sa kanila para ng Jamboard link. Ay, by the way, andito. Ito. Ayan. Tapos in addition lang, gamit na lang kayo ng sticky notes para mas maayos yung paglagay ng mga sagot nyo doon sa Jamboard. Press 1 na lang kung na-access nyo na yung Jamboard.
type 1, kung na-access niyo yung Jamboard. Hello. Na-access na ba? Nawala ka. Hello. What the hell? Hello, hello. Let's face pa ng recording para wala. So for our activity for naman, you need to type in the Jamboard na is in the Jamboard is send ni Teacher Luis yung Jamboard link natin sa chat box. So kailangan yung ilagay yung top 3 na recreational activity na gusto niyo gawin. So, for example, sa akin, yung number 1 ko is yung kayaking, yung number 2 ko naman is scuba diving, and yung number 3 ko, yung top 3 ko, is the skydiving. So, kung ano yung nabibision nyo or kung ano yung recreation activity na pinapangarap nyo gawin. So, ito yung Jamboard link, bali, i-access nyo na lang din. Tapos, gamitan nyo ng sticky notes para maayos yung pagsagot natin, and then after nyong malagay yung tatlong sagot nyo, yung tatlong recreational activities, tapos lagyan nyo na lang din ng pangalan nyo para ma-recognize namin kung nakapagsagot na ba kayo o hindi. So, you may access the link na nandun na sa chat box natin. Salamat! Ayan, nakikita ko nandun na si Andre, si Joshua nandun na rin. Gamitan nyo ng sticky notes. Kayo na bahala kung anong kulay gusto nyo. Ayan, nakapagsagot na si Aimee. Salamat, Aimee. Ayan, yung kay Aimee, ang gusto nyong gawin is mag-hiking, mag-ice skating, and mag-camping. Ayan, sino pa? May mga ibang learners pa na hindi nakapagsagot. Ayan. Ayan. Sino to? Si Andre. Ayan. Thank you, Andre. Sino pa ba ang hindi pa nakapagsagot? Tatlong recreational activities ayong gusto nyong gawin na recreation. So, kay Andre, ang sagot niya naman is malakihan natin. Ayaw malakihan. Ayan. Yung ka Andre, gusto niya mag cliff diving, mag skydiving, and mag mountain climbing. Kanina tong skydive? Parang feel ko kay Joshua siya. Ayan, thank you, Josh. Yung dalawa pa, KD and Alessandro, parang wala pa akong nakita yung sagot niya dito. Na-access niyo ba yung link? Ayan. Kaninong sagot ito? Horseback riding, camping, and hiking. Nice. Thank you, thank you. May isa pa ang learner na hindi pa nakapagsagot.
Ayan, natagdagan yung kay Joshua. Gusto niya mag-paraglide and mag-surfing. May isa pang learner na hindi nakakapagsagot. Parang feel ko hindi niya ata ma-access yung jump board or na-disconnect ata siya. So, parang feel ko wala na. So, to conclude this activity, pinagawa namin sa inyo tong activity na to para ma-retain sa utak nyo na ganito yung gusto kong activity na maranasan pagtanda ko. So, kayo bilang estudyante namin, inaasahan namin na sa pagtanda nyo, pag nakapagtrabaho na kayo at nakapag-ipon ng mga pera, sana makita namin na itong mga recreational activity na to is makandak nyo, paisagawa na siya, maaring makita namin ito sa mga social media account nyo, ganun. So, sana i-engage nilang din yung mga sarili nyo sa mga recreational activity dahil nga, di ba kanina naman na-discuss na napakaraming benefits na makukuha natin dito. And from all of your answer naman, ang gaganda at parang sobrang awesome ng mga activity na gusto nyong gawin. Kagaya na mag-ice skate, kaya hindi tapos yung mag-cliff diving. Sobrang saya-saya na mga activity na yan. So, for the next one naman is ipapacilitate tayo ni Teacher Luis para sa next nating gagawin, which is yung summarization ng ating discussion. So, back to you, Teacher Luis. Thank you. Okay. Thank you, Teacher Tonyo. So, gaya nga ng sinabi ni Teacher Tonyo, magkakaroon tayo ng ating short summary of the discussion that we had today. So, mayroon ba tayong volunteers on who wants to summarize the things that we have discussed today? Sige. Meron? Sige, magtatawag ako ah. Magtatawag ako. Participants natin today. Okay. Makawili, Amy. Kindly unmute. Thank you. Based po sa pagkakaintindi ko and experience, is recreation is a voluntary participation in an activity during free and obligated time that gives enjoyment. Dito po, binibigyan yung mga student or mga bata na sumali sa mga sports and also matutunan nila kung paano nila ma-achieve yung goal nila someday. And ayun po. Thank you. Okay, very good. Sige. Do you want, do you have anything to add, Joshua Gonzalez? Owa, do you have anything to add? Yung sa akin naman, yung recreation, it is something na activities na nakapag-refresh ng utak tsaka ng katawan natin, ganun. Yun lang. Okay, very good. Okay, thank you. Thank you for your insights. It's good to see na marami kayo natutunan for today's discussion. Now, sige, let's move on. For the next activity naman, this will be our last activity, which will be facilitated by Teacher Tonyo. Teacher Tonyo. Hello, good afternoon everyone. So, you need lang na i-ready yung mga green hearts emoji, yung red hearts, and then yung yellow heart. So, kapag yung recreational activity na ipe-present mamaya ni Teacher Luis is kinakandak siya indoor, mag-chat kayo sa chat box ng green heart. So kapag outdoor naman, red heart. And then kapag both indoor and outdoor kinakandak yung isang activity na ipe-present, yellow heart yung i-chat niya sa chat box. So the first picture na show natin is pa next slide na lang. Salamat. Ayan, yung kayaking. It is indoor, outdoor, or both indoor and outdoor.
You may type your answer na lang. Type your answer. Pam, mas green heart, red heart, or yellow heart pa, ano na lang, type na lang sa chat box. Salamat. Itong kayaking, it is indoor, outdoor, or both. Parang walang nagre-response. May nag-response pa ako, notice na. Alright. Yan, sino pa? Thank you, KD. Sino pa magsasagot? It is green heart, red heart, or yellow heart. Ayan. Sino pa? Ayan. So, thank you, Alex. Ayan. Thank you sa mga sumagot. And then, for the next feature naman po, next one is, ayan. It is indoor, outdoor, or both. You may type your answer in the chat box now. Kapag outdoor, green. Kapag indoor, red. And kapag both, yellow. Yung ito type nyo na heart doon sa chat box. Ayan, sige. Type nyo na. Kuma-answer nyo. Both. Yan. Thank you, Josh. And thank you, Andre. Sino pa ang sasagot? First thing, yeah. Ayan. Awesome. Thank you so much. And for the next picture naman po. Ayan, the badminton. From the discussion kanina, it is an outdoor, indoor, or both. From the discussion kanina, di ba, may binanggit doon na kung ano yung specific or saan specific place kinakandak tong badminton. Ayan. Thank you, Andre. Thank you, Alessandro. Sino pa ang mga learners na hindi nakakapagsagot? Thank you, Josh. Sino pa? So, mukhang wala na. So, let's proceed to other feature naman po. Ayan, tennis. It is indoor, outdoor, or both? Tennis. I-analyze nyo mabuti kung it is an indoor, outdoor, or both recreational activity. Ayan. Type nyo lang sa chat box ang sagot nyo. Yellow, green, or red. Paki-analyze na lang mabuti kung sa tingin nyo, outdoor ba to, indoor ba to, or both. Type nyo na lang sa chat box. Thank you so much. Mukhang wala pang, mukhang natatagalan silang mag-analyze kung ano. Kung saan kinakandak ng tennis, ah. Ayan. Thank you, Andre. Ayan. Tama. Tama. Dahil itong tennis, pwede siyang isagawa indoor and outdoor. Kung mapapansin nyo, may mga open field for tennis. Kung nanonood parang sa cable channel tayo napanood ko na yung tennis kinakandak din outdoor. Eh, itong sa picture natin, parang nasa indoor setup siya. So, for the next naman po, thank you, Andre. So, ito yung white water rafting. It is indoor, outdoor, or both? Pa-type na lang agad ng sagot nyo. Thank you. Hello, pa-type na lang ng sagot nyo. Thank you so much. Itong white water rafting, naka-flash na picture. Ayan. Ayan. Thank you, Andre. Thank you, Alessandro. So, parang sa tingin ko, ito na ata yung pinaka-last na activity. Tama ba ka, Teacher Luis, kung ito yung pinaka-last? Yes, tama ka, Teacher Todds.
So, thank you so much sa lahat ng mga nag-participate. So, for assignment natin for this week, so using the provided, may template kaming ibibigay sa inyo. Ayun yung recreational activity diary. So, itong recreational activity diary na gagawin natin, it is, magtatagal to ng 7 days. So, you need to participate in any recreational activity na choice nyo. So, kung gusto nyo mag-cycling, kung gusto nyo mag-basketball, kung gusto nyo mag-table tennis, mag-walking, for 7 days, ha? So, kada isang araw, isang recreational activity yung magpa-participate kayo. Tapos, habang nagpa-participate kayo sa recreational activity na yon, kailangan nyong mag-feature as evidences na nag-participate kayo. Kasi hindi naman sa wala kaming tiwala, pero mas maganda naman na para may documentation and then para may remembrance or memories na rin kayo habang nagpa-participate sa activity na yan. So, ito yung template na sinasabi ko na isi-send namin mamaya. It's either sa GC natin or sa Facebook group. Ayan, ito. So, ayan, using the template na ibibigay namin, ilalagay nyo lang. So, for example, today I engage myself to recreational activity of, for example, table tennis, ganyan, etc., etc. Kung, tapos pwede rin kayong maging creative sa paggawa ng diary ninyo. Tapos i-attach nyo lang kahit sa isang activity, dalawang feature, okay na yon. And then for the criteria naman, ito. So kung gusto nyong maka-perfect, ito yung criteria na kailangan nyong sundin. So kapag napasa nyo lahat ng 7 na recreational activities, makakuha kayo ng 4 points. Tapos kapag 5 to 6 lang, 3 points lang. Kapag 4 recreational activities lang kayo nag-participate, 2 points lang yon. And kapag 3 pababa, 1 point lang. And then, diba sabi ko nga kanina, pwede kayo maging creative sa paggawa. Maaring gumawa kayo ng sarili niyong template, pero kung ayaw niyo naman na gumawa, sundin niyo na lang yung template na isi-send namin mamaya. And then, this activity, overall 100% siya. So, using these rubrics, i-grade namin kayo ni Teacher Luis. So, kapag, paala lang namin, i-submit nyo siya on time para ma-hit nyo yung 4 points. Kasi may deduction kada late eh. Pagka sinubmit nyo siya one day after the deadline, bali 3 points na lang yung makukuha nyo. Hindi nyo na ma-hit yung 100% na total. So, thank you so much, Teacher Luis. The floor is yours na. Thank you. So, ayun, that is all for today's session. Maybe, sige. Kristen, can you please read today's quotation? People who cannot find time for recreation are obligated to sooner or later to find time for illness. Thank you. Ibig sabihin nun, na kung hindi tayo magbibigay ng oras para sa sarili nating katawan, ay pinibigyan natin ang sarili natin ng oras para tayo ay magkasakit. Okay. So, does anyone have any questions before we go? Sige. Looks like we don't have any questions naman, ano. So, thank you for listening to today's discussion, for participating in today's discussion, and for attending in today's discussion. So, I will see you... we will see you next week, Wednesday. Same link ang gagamitin natin, okay? And don't forget to pass yung mga nakaraang activities and to pass this activity as well. Due date nun is next week, Wednesday at 10 a.m. Alright? So, no questions tayo, ha? With that, sige. I will stop the recording na. Thank you again, class, for today, and I'll see you next week.